Ma'am Jess, sa ngayon ay maigting ang ginagawa ng mga pulis at mga sundalo doon sa intelligence gathering nila upang hindi sila masingitan ng masamang loob upang maging mapayapa ang pagdaraos ng plebisito rito. Bago marating ang Cotabato City, ilang checkpoints muna ang daraanan ng mga motorista sa boundary ng Maguindanao at siyudad. Ang checkpoint ng Philippine Army, ilang daang metro lang ang layo, may mga checkpoint ding inilatag ang mga pulis. Nasa ilalim ng COMELEC control ang lungsod para sa plebisito ukol sa Bangsamoro Organic Law sa Lunes. Kaya mas hinigpitan pa ang seguridad kasabay ng umiiral na martial law. Kamakailan lang, isang improvised explosive device ang sumabog sa isang mall ng siyudad. At nito lang January 11, isang nais magpasok ng IED ang napaslang sa boundary ng siyudad at Maguindanao. Sa tingin ng 6th Infantry Division ng AFP, ang breakaway group na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang may kagagawa ng mga ito. Lahat ng mga recovered IEDs under the Joint Task Force Central ng 6ID ay tumutugma doon sa signature type na gawa ng mga BIFF. Kung kaya't yan ang mga tinitingnan natin na angulo during our investigation sa lahat ng mga explosion o mga recovered ITF natin sa area. Nasa Cotabato City ang regional government ng ARMM na papalitan ng itatayong Bangsamoro Autonomous Region kung mananaigang yes vote sa plebisito. Pero ang Cotabato City, gayon din ang Isabela City sa Basilan, kasama sa mga kailangang magdesisyon kung papasakop ba sila sa Bangsamoro. Gayon din ang anim na bayan sa Lanao del Norte at 39 na barangay na sakop ng North Cotabato na magdedesisyon naman sa plebisito sa February 6. Kanina, nagpulong sa Camp Siongco sa Awang Maguindanao ang mga taga-COMELEC, sundalo, pulis, treasurer ng iba't ibang lokalidad at mga supervisor ng DepEd para paghandaan ang gaganaping plebisito. They were grouped by municipalities with their team members, no? It's just like a team. They are grouped into one table para makasalamuhan nila, they could exchange ideas and they could know each other. And especially mga cell phone numbers, they could exchange that para kung may mga problema, ay pwedeng matawagan agad. Ma'am Jess, may dalawang recon company na nga ng AFP ang idinagdag dito sa Cotabato City at may mga inihahanda pa raw ng mga karagdag ang tropa para nga mas mapaigting pa ang seguridad dito, Ma'am Jess. Iyan, di ba dyan din sa Cotabato recently lang may pagsabog dun sa labas ng mall? I think bago o during the new year? Yes, Ma'am Jess, yun nga yung nabanggit ko rin ano, dun sa aking report na bago mag 2019, yan Ma'am Jess, yung isang araw bago nga yung bagong taon at dalawa ang patay doon at napakarami ang mga sugatan. At Ma'am Jess, isinisisi din ng militar at ng mga pulis yung incidenting yan sa breakaway group nga na BIFF dahil yung signature daw, ano, yung paggamit ng IED na mula sa 81mm mortar ay talagang gawa ng grupong ito, Ma'am Jess. So, batay, yun yung susunod kong itatanong sa'yo sana, no? Batay sa Intel report na latest on the situation there, mukhang hindi pa natapos yung pwedeng gawing panggugulo nitong BIFF dun sa ginawa nila nung New Year. Iyan, baka guluhin din nila itong plebisito, yan bang sinasabi ng militar? Ma'am Jess, talagang nakakabahala ano kung talagang papakinggan yung mga nakikita nila no ng mga intelligence community sapagkat may tinatawag na IED attack daw ano, yun yung posibleng gawin ng mga lawless elements at pinaghihinalaan na nga dyan yung BIFF. Yan ngayon ang pinaghahandaan ng AFP at ng PNP sapagkat talagang malaking magiging dagok ito, Ma'am Jess, ano, sa seguridad kung makalusot yung isa man doon sa mga maaaring gagawa nito. At kaya, Ma'am Jess, papasok dito sa Cotabato City from doon sa Awang area sa Maguindanao ay talagang tatlong layer, ano, yung nakalatag na mga checkpoint. At bukod dyan ay may mga pinaplano pa ano, ng mga biglaang mga checkpoint ang PNP at AFP para talagang hindi sila masingitan ng mga lawless elements, Ma'am Jess. Pero sa Lunes na yung plebisito, handa na ba ang COMELEC na siyang magsasagawa nitong plebisito at yung iba pang mga logistical concerns, iyan, lalo na in the light of this intelligence reports na baka may manggulo nga sa araw ng plebisito?
Ma'am Jess, yun nga yung natanong natin ano, sa COMELEC ARMM kanina. Ang sinabi nila, talagang handa naman daw sila. Yung kanina nga, nagkaroon sila ng mga meeting, yung mga taga-COMELEC, yung mga taga-City Treasurer's Office at Municipal Treasurer's Office ay naka-meeting mismo yung taga-PNP at AFP na makakatuwang nila doon sa iba't ibang mga lokalidad. Mahalaga daw ito, Ma'am Jess, sapagkat mismong sila-sila eh nagkausap-usap kagad, nagkaroon ng palitan ng mga iba't ibang impormasyon at mga suhestyon para nga kung sakasakali, alam natin Ma'am Jess ano, na dito sa IRMM ay hindi na bago yung mga tinatawag na ballot snatching or mga nanggugulo doon sa mga polling precinct. Iyan daw ay maiiwasan dahil ngayon pa lamang ay may koordinasyon na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders na haharap doon nga sa plebisito ito, Ma'am Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Cotabato City, Ian Cruz.